ba ang kwento sa likod nito? 10 taon na nga lumipas nang sumambulat ang mukha ni Vong Navarro sa TV na magamaga at nangingitim dahil sa tinamong bubog. Ang mukha ni Vong Navarro sa TV na magamaga at nangingitim dahil sa tinamong bubog. Napag-alaman natin na noong January 22, 2014 ay nagkaroon ng bugbugan, paggapos, pananakot at pag-extort at pagdetininga dito kay Vong Navarro sa loob mismo ng condo unit ni Denise Cornejo. Paano nga ba nagkakilala sina Vong at Denise? Sa isang product launch ng isang kilalang shoe brand sa Glorieta, unang nagkita sina Vong at Denise. Nagbahagi nga itong si Vong at nagparinig kay Denise, ang ganda talaga. Nakuha ni Vong ang telephone number ni Denise sa staff ng sinabing shoe store. Doon na nagsimula nakipag-communicate o kumonta itong si Vong kay Denise. January 17, 2014, nag-meet up sina Vong at Denise sa condo nito sa Forbes Wood Heights Condominium. Inakala daw ni Denise na darating ang kanyang kaibigan kaya pinayagan niyang pumasok itong si Vong sa kanyang condo unit. Pero inamin ni Vong na nagkaroon sila ng intimate moments noong araw na yon. Pero hindi naman daw umabot sa all the way. Nagkain naman sila ng wine at nagkulitan. At umuwi na nga si Vong na 1:30 na madaling araw ng January 18, 2014. Nag-text pa nga daw itong si Denise ng 2:35 AM at nangungulit na magkita sila ulit. January 22, 2014, dumating nga sa condo unit ni Denise ng 10:45 PM itong si Vong Navarro. Nagdala pa nga ng food itong si Vong mula sa The Fort. Matatandaan niyo ba yung sumikat na text na dala ka food? Dumiretso si Vong sa unit. Nagkasalubong pa nga daw si Vong Navarro at si Denise sa elevator sa may second floor at sabay na nga silang pumasok sa unit ni Denise. Ayon kay Vong Navarro, pagkalapag niya ng food sa mesa, napansin niya daw na lumabas itong si Denise sa kondo. Tapos may dalawang lalaki daw na lumabas mula sa kwarto ni Denise. Dito na nga daw siya tinuto ng baril. Pinaringgan, ginapos, in short, nagul si Vong ng dalawang lalaki. May mga dumating pa daw ibang kalalakihan at tumulong na bugin si Vong. Hinubad pa daw ng mga ito ang suot niya sa pangibaba at kinunan ang maselang ni Vong at pilit na pinapaamin na pinagsabihan niya si Denise. Wala daw nagawa si Vong kundi sundin ang mga inuutos ng mga kalalakihan. Pero ayon naman kay Denise, nasa unit niya daw si Vong, ay pinilit siyang pagsamantal at nangyari nga ang hindi dapat mangyari. Habang sila ay nasa ganun sitwasyon ni Vong, ay dumating ang mga kaibigan ni Denise. Kaya daw agad itong tinulungan si Denise at nabog nga itong si Vong. Pinakalma muna nila si Denise dahil nag-hysterical at saka sila nagpa-blutter. Doon ay hinihinga na nga ng 1 million itong si Vong Navarro bilang kabayaran daw kay Denise. Sa original na CCTV footage, makikita kasi na ilang minuto lamang ay lumabas si Denise ng kanyang condo unit. Nakita ito sa CCTV sa elevator. So, ang tanong kasi dito, papaano mangyayari na siya ay pagsasamantalahan ni Vong Navarro kung siya ay nasa labas ng unit? At makikita rin kasi sa CCTV footage na akyat baba ito si Cedric Lee sa ground floor papunta second floor at saka bababa ulit kasama pa nga ang kanyang kapatid na si Bernice. Lumalabas kasi na imposible na mangyari na siya ay halayin dahil nga wala siya doon sa unit. At saka yung physical appearance niya na nakita sa CCTV footage, hindi yun yung itsura ng naabuso. Kaya nga sabi ng partido nitong si Vong Navarro ay maraming inconsistencies sa mga kwento ni Denise Cornejo.